may technique tayo eh, paano natin gagawin yung whey protein magiging a bit medium digesting or slow digesting protein. Yun. What's up mga Lodi? Back again with another video. Pag-usapan natin yung difference ng whey protein at yung casein protein. At ano nga ba mas maganda na i-take dun sa dalawa? Yun. Pag-usapan natin to guys. Stay tuned. Okay guys, salamat sa pag-subscribe. Kung hindi pa kayo nakapag-sub, pasub na rin at paklik na rin yung notification bell para pag meron tayong bagong information, makita nyo rin to at ma-share nyo rin dun sa iba nyong kaibigan na into fitness, bodybuilding, or yung nutritional supplements. Ayan, salamat. Okay, so yun nga, whey protein and casein. Yung whey protein, kasi napag-usapan na natin to, maraming topics na rin ako na pinost o nilagay dun sa channel ko about differences ng whey protein, iba-ibang klase ng whey protein, ano ba yung mas magandang klase, yan. Ilalagay ko yung mga link, lalagay ko sa taas yung link, pwede nyo siyang i-click para kung gusto nyo yung more detailed explanation. So yun ang advice ko, i-check nyo yun kasi nagawa na natin ng topic yun, ng usapan yun, yung whey protein. So ito naman, dito sa video na to, pag-usapan natin yung pinagkaiba ng whey at yung pinagkaiba ng casein. So yun sa whey protein, mabilis yun eh, fast acting o fast digesting protein yun. Pag sinabing fast digesting, more important siya in after workout. So after training, pwede mo siyang i-take. To me, more versatile siya na form ng protein. Kasi may technique tayo eh, paano natin gagawin yung whey protein magiging a bit medium digesting or slow digesting protein. So pag-usapan natin mamaya, bandang ending ng video na to, pero pag-usapan natin mainly right now yung whey protein. So whey protein, i-take mo siya after exercise or first thing in the morning kasi fast digesting protein siya. Yun yung pinaka best time na i-take mo siya kasi yung katawan mo mas ma-absorb niya yung protein or yung aminos better. Mas magagamit niya into building muscle or maintaining your muscle size, muscle tissue, ganun. Yung casein naman is a slow digesting protein. So may different types tayo, may micellar casein, may iba-iba ng klase pa eh, pero micellar yung the best type ng protein. Yung casein protein, pag ininom mo siya, nagbablad, hindi naman blood clot, nagka-clot. Nagka-clot yun sa stomach natin. So pag nag-clot yun sa lining ng stomach natin, matagal yung absorption niya. Hindi siya yung pag, kapag na-try mo na rin yun, pag minix mo siya, hindi siya ganun kadaling i-mix dun sa bote. I would suggest you go for yung may bola dun sa loob or something to help mix the blender bottle or something to help mix the formula or the liquid pag magki-casing ka kasi medyo malapot yun compared sa whey protein. So yun nga, slow digesting protein. Ang best timing nun is in the middle of the day. Yan, kunwari nag-breakfast ka na, tapos papunta ka na sa lunch, yung in-between nun, i-take mo siya. Take mo siya in-between. Or pag matutulog ka na, pwede siyang as nighttime protein. The day throughout the night, yung matutulog ka, nag-absorb ka ng protein yung katawan mo. So ano siya? In a way, ano siya? Anabolic yung maintaining or you're still in a way, you're still building muscle while you sleep. Yun yung ginagawa nila minsan na marketing technique dun sa casein. So there are, nabasa ko before, that was years ago, and I still think na it still hold quite a good value nung study na yun, showing na kinumpare nila ang muscle building or yung protein intake or protein synthesis. Nakalimutan ko yung tamang name na nilagay nila before. Anyway, yung gist noon, nung study na yun, kinumpare nila yung muscle building property ng whey protein at ng casein. Ano ba yung mas maganda? Parehas lang sila. Nakagulat nga yung iba, parehas lang sila. Pero casein kasi steady yun eh. Steady trickle. Parang steady yung absorption niya. Tapos bababa gradually yung absorption ng protein sa katawan. Pero yung whey protein, pataas. Tapos pababa kagad. So kung ang timing natin is tama, makakapag-build siya ng muscle in almost the same way. Now, ang difference niya, ang main difference is yung composition ng whey at ng casein. Yung whey protein, mas mababa yung lactose content. Yung casein, mataas ang lactose content nun. Now, siguro sa inyo guys, wala namang issue sa akin kung may inuminom ako ng gatas, ng cheese,
Oo nga, uminom ka noon, kumakain ka, wala kang problem sa digestion. Pero pag tuloy-tuloy na yung diet mo, especially if you're really like into bodybuilding na at kailangan mo talaga ng supplements to aid in your maintaining or reaching your protein maintenance for that day, kailangan mo ng supplement, yan, whey protein. Kahit whey protein ba yan, kahit maliit pa rin yung lactose content yan, pag napasobra ka, magkakaroon ka pa rin ng diarrhea, ng digestive problems. Yan. So, gas, yan. So, that means, pag nagkaroon ka ng digestive problems, sign na yun na hindi mo ma-absorb that much or hindi mo siya ma-absorb huli yung buo na protein na ininom mo ng, let's say, 25 grams man yan. Hindi mo siya ma-absorb kasi may problem ka na ng absorbing dun sa intake na yun. Ang sagot dun, kung pag nagkakaroon ka na ng digestive problems pero hindi ka naman lactose intolerant, is i-cut down mo yung intake ng whey protein. Magtitake ka ng more protein from your diet. That means yung meat. Yun na, napag-usapan natin. May meal timing, may intake timing, the best, whey and casein. So, nasa inyo na yan. Ito naman, sigurado may magtatanong nito sa comment section. So, anong mas maganda dun sa dalawa? Okay, kung ako tatanungin nyo, as my opinion na rin, share ko na rin sa inyo, whey protein pa rin. So, bakit whey protein? Kasi sinabi ko nga kanina nung mga few minutes dito sa video na to is that pwede siyang maging medium or slow digesting protein, yung whey protein. Paano mo gagawin yun? Lalagyan mo siya ng fats, more fats content, healthy fats. Saan mo makukuha yun? We have fish oil, we have yung mga coconut oil, avocado oil, yung olive oil, yan, peanut butter. So, let's say after workout mo gabi na, tapos after a few minutes, after an hour, matutulog ka na rin. So, tapos mo naman gym immediately after training, mag-take ka ng 1 to 2 scoops ng whey protein, tapos mag-take ka ng mga around 15 grams o 1 tablespoon ng peanut butter. Magiging slow digesting protein yung kasi andun yung fats, andun yung oil to slow down the digestion ng whey protein. So, mas mabagal siya ng onte. So, mas versatile siya. In terms of flavor, kung tatanungin niyo ako, for most versatile na flavor is syempre vanilla. Kasi pwede mong, pag nagsawa ka na, pwede mong dagdagan ng other flavoring. Let's say like chocolate. Pwede mong lagyan ng strawberries. Strawberry flavoring. O, diba? Ayan. So, I hope nakatulong sa inyo itong video na to. At kung may question and suggestion kayo ng other videos na pwede natin gawin, pakilip na lang sa comment section. Makakatulong yan sa algorithm. So, please guys, comment na below. At pa-share na rin tong video na to sa inyong mga friends. Again guys, pa-subscribe na rin sa channel na to at I will see you on the next video. Peace.